Welcome to my channel. I'm back after how many months na wala po akong vlog. But today, magluluto tayo. Ang ating gagawin ay Bicol Express. So, hindi pa marunong yung kasama namin sa bahay na si Donna paano gumawa ng Bicol Express. Kaya tuturuan ko siya sa yung ating ingredients. Syempre, kikisahin natin yung karne. Kaya kailangan natin ng bawang, sibuyas, at ayan, siling haba. Mamaya gagayati natin para pag Bicol Express kasi dapat maanghang. So, kailangan din natin ng gata at saka ito. Pinigana to siya. At saka ito yung maliliit na hiniwa ng karne. So, mainit na yung ating mantika. Kaya, ang gagawin natin ay yung ating palang kawali. Halika, Donna. Siya yung aking camera girl. Ayan, mainit na masyado. So, konting ano lang, gigisa tayo. Kasi mo yung kuwang sa akin. So, gigisahin na natin yung bawang. Bawang muna. Ayan, di ba nahihilo yung mga nanonood sa atin? Ayan, bawang muna. Tapos, isunod na kagad natin yung sibuyas para hindi masunod. So, bawasan natin yung apoy masyadong malakas. Ayan na. Nabango na. Okay, then isusunod natin yung itong ating karne na hinugasan ni Donna. Okay. Madali lang tulutuin itong Bicol Express. Sakit lang yan. So, yan. Lagyan natin ng asin. Ah, nahihilo na yung nanonood sa atin. Nalatakin na ako yung camera. So, lagyan natin ng konting asin. Pamantikain natin. Palabasin natin yung oil sa karne. Nakita niya. Saka natin ilalagay ngayon yung gata. Okay. Tapakpan muna natin. Ayan. Tapakpan muna natin. So ngayon, habang hinihintay natin na ma-absorb ng ating karneng baboy, yung ating mga nilagay na asin at paminta, gagayatin ko na itong siling haba para mamaya ibubuhos ko na lang siya. Nahugasan ko na ito kanina. Ayan. Ito talaga yung may kick talaga yung ating nilulutong Bicol Express. Kasi kung gusto nyo ng mas manghang, lagyan nyo ng red na sili. Pero ako kasi ayoko na masyadong manghang. Ganun din yung mga bata. So, huwag natin masyadong anghangan. Okay. Ayan. Yap-yapin natin. Kasi pag Bicol Express, dapat maanghang, di ba? Ayan siya. Okay. So, balikan natin yung ating minuto. Ayan. Mapapansin nyo, mamantika na siya. So, madali lang din naman ito lumabot kasi maliliit lang yung hiwa. Kung gusto natin yung palamutin pa, pwede natin na dyan ng water. Lagyan ko na ng konti para medyo lumabot pa yung kanin natin. Bago natin ilagay yung kapang gata. Takpan natin ulit. Siguro mga 3 minutes. Yung matuyo lang siya ng konti. Tapos mamaya ilalagay na natin yung ating kakang gata. Ito na siya.
Nalagyan na natin ng konti sa water. Ilalagay na natin ngayon yung ating kaanggata. Ayan. Kasi sa amin dito, yung gata ay natigaan na. Tapos nilalagay lang namin sa rev. So, masarap kapag maraming gata. And then, takpan natin ulit hanggang sa maluto yung gata at talagang magmantika siya. Kapag kumuno na siya, mamaya ilalagay na natin ito. Tapos titikman natin kung okay na yung lasa. So, ganun lang kadali gumawa ng Bicol Express. Pwede nyo rin lagyan ng bell pepper kung gusto nyo mapula. Kaya nga nag-iisip ako ngayon, mukhang lalagyan ko ng bell pepper yung ating Bicol Express. So, ngayon, alam mo na doon na. Ang daling lutuin, di ba? Yun lang siya. Ganun na siya kasi. So, habang hinihintay natin na maluto yung ating Bicol Express, bibigyan ko kayo ng tip mga nanonood sa atin, ha, lalo na yung mga nanay. Kasi kung minsan, pa nagluluto tayo, sobrang dami ng ating niluluto. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng spoilage o nasasayang yung ating mga pagkain. So, sa amin, na-experience namin dyan na sobrang dami na niluto, tapos binibigay sa kapitbahay, di kaya, o minsan, napupunta na lang sa aso kasi hindi mo na kayang ubusin talaga. So, sa ngayon, dahil pandemic tayo ngayon, kailangan nating magtipid. So, kailangan naka-portion yung ating mga lulutuin. Yung tamang-tama lang talaga na yung dami sa kakainin natin. So, halimbawa, lima tayo sa bahay, tantsahin nyo lang yung niluluto ninyo. Kung kayo ay gagawa ng, for example, ng tinolang manok, eh, wag naman buong manok yung inyong lulutuin. So, tingnan nyo, kung 5 kayo sa bahay, maybe 7 or 8 slices lang. Depende sa kung gaano kalakas kumain yung member ng pamilya. So, in this case, ito, bumili ako ng giniling na karne. So, kailangan ko ng giniling na karne sa 3 putahe na lulutuin namin for the whole week. So, kailangan i-apportion ko siya into 3. No? So, nilagay ko siya sa maliliit na boxes. Actually, 4. Kaya lang mukhang mabibitin ako, kaya 3 lang. So, ito, like ito, kailangan namin ng giniling for ginisang bagyo beans na ulam namin. So, ganito lang siya karami yung ihahalo ni Donna kapag nagluto siya. Hindi yung lahat kasi sobrang gastos, pangalawa, sayang nga. So, ano pa nga do? Ano pa nga? May isa pa kaming ulam na kailangan din ng giniling. So, ito ulit. Ito ulit yung aming. Lalagay ko ulit siya sa isang lalagyan. Kaya, ayun, napaka-importante din na may mga maliliit tayong lalagyan sa bahay para in case man, no? Eh, may magamit tayo. So, i-portion natin. Kailangan kasya siya. Ganito lang karami. Yung isang sahod niya sa gulay na igigisa niya. Okay? Yan siya. And then, kasi nga 3 putahe nga yung lulutuin namin for the whole week na kailangan ng giniling. Okay? So, takpan na natin to, tapos ilalagay na natin ito sa freezer. Kapag kailangan na natin, So, ito na. Luto na yung ating Bicol Express. Ilapit mo nga ito yung camera. Ayan, ako napapansin nyo, nagmantika talaga yung ating gata. No? So, ito yung masarap dito kasi nagmantika talaga siya. So, ngayon, titikman na natin kung ano ba yung lasa nitong ating niluto. Ayan, medyo mainit lang. Ganda ng kulay. May red bell pepper. Masarap. Masarap siya. At tama na yung lambot ng karne natin. At medyo yung anghang, hindi siya masyado manghang, pero may anghang talaga siya. So, ito yung Bicol Express natin. So, gagawin natin dahil medyo hapon na. Ayan, plating na tayo. Ihanda na natin yung ating hapunan. Dahil meron na dyang nagugutom. So guys, yan yung ating ginawa ko.
gumawa tayo ng Bicol Express at sobrang sarap. So, sana nagustuhan ninyo ito at sana may natutunan kayo. Until next time, bye!